mabuti ng Ama kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, may nayon at telaman. Ang mga anak niyang sa kanya'y nakakadama. Patuloy ang lakas at tibay sa paglaban sa bawat araw. Halina kayo, mga mahal ko. Mga galak ang puso niyo. Matigil ng galak sapagkat siya'y buhay. Kapag may nararamdaman ng tao, kung matatalo ka ng damdamin mo, sadyang magiging balisa at hindi mapapatag ka. Ngunit kapag pinagtiwala niyo sa Ama ang buhay ninyo, sisidla ng lakas ka at pag-asa. Kaya't yan ang gawin ninyo, mga minamahal ko. Sa kabila ng inyong nararamdaman, patuloy pa rin kayong umasa. Patuloy pa rin kayong magtiwala, patuloy pa rin kayong maniwala, at huwag kahit kailan hihina ang inyong pananampalataya. Sapagkat kapag nalaig ang kahinaan ng inyong pag-asa, hindi na kayo makalalaban kahit ano pa. Sapagkat patuloy na malulumbay na at malilito ka pa. Buhay ba, Ama? Bawang katotohanan, mga minamahal, minsan sipon lang mahirap pakibakahan, di ba? Lalo na kung sumasakit ang iyong mga mula ulo hanggang dito, tapos hanggang bumbunan mo. Tama po ba? Ngunit dahil may Diyos na alam mong siya ang kakalinga at magpapagaling sa'yo, lalabanan mo yan. Kaysa imukmuk mo, umiga ka, mag-isip ka, maghihina ka. Tama po ba? Yan po ang tamang paraan para hindi kayo nagugupo. Sa halip na mag-isip ka, hanapin mo'y salitang banal. Sa halip na magalit ka, hanapin mo'y nakatutuwa. May apo ka ba? Madaldal ba siya? Hanapin mo siya, matuwa ka sa mga kwento niya. Kaya lamang kung mainitin ang ulo mo, makapaluin mo pa siya. Yun ang hirap sa tao, nakakatuwa minsan, nakagagalit naman sa mga mainiti ng ulo. Ngunit sa mga mapagtimpi, mahinahon, mababa ang loob, nakakatuwa ang maraming bagay na kanilang dapat ay makita. Tandaan po ninyo, walang tao hindi marunong magalit. May tao ba kayong kilalang hindi marunong magalit? Walang tao hindi nagagalit. Natural to sa tao. Subalit ang galit ay napipigil, natitimpi baga. Kaya't kapag may kahinahunan ka na, pati ang galit mapipigil mo na. Buhay ba, Ama? Kapag nagpatangay ka sa galit mo, sigurado talo ka. Kapag nagpatangay ka sa galak mo, panalo ka. Kaya't magpatangay kayo sa galak, huwag sa galit. Buhay ba, Ama? Kapag may karamdaman ka, kung ano-ano papasok sa isip mo, tatalunin ka ng tukso, panghihinain ka ng mga pumapasok na kung ano-ano. Subalit kung kilala mo ang Ama, lalabanan mo yan. Nang dahil, alam mo, kahit anong gawin mo, kung hindi mo patakda, bubuhayin ka pa. Buhay ba, Ama? Kaya ang lahat, nakukuha sa pananampalataya. Kaya nga tinurang maliwanag, ang pananampalataya ay nakapagdudulot ng marami sa tao. Kaya't gawin niyong matapat ang inyong pananampalataya at pananalig. Ang lahat ng inyong kawalan ng pag-asa ay bubuhayin. At pag nabuhay na ang pag-asa niyo, mabubuhay na rin ang galak niyo. Sumayin niyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Lahat may paraan, lahat may kaparaanan. Sa gamot, pamamaraan din yan.
Halimbawa, may sakit ka sa bato, hindi lang naman isang gamot, di ba? Ang daming gamot. Palit. Halimbawa, may sakit ka sa sipon, ubo. Hindi lang isa. Mayroong hiyang-hiyang. Pag ininom yun, may natutuyo, nahihirapan, lalong tumitigas ang plema. Mayroon naman kapag ininom yun, parang pinawing gripo, sandali na ampat ang pagtulog. Buhay ba, Ama? Iba't iba. Ngunit, sinong may kaloob noon? Ang gamot ba o tao? Ibig sabihin, talagang may instant healing at mayroong pagbabataan. Buhay ba, Ama? Ngayon, mapalad ka kapag hindi mo na dinanas yung pagbabata. Ngunit, kung hindi mo man dinanas ang pagbabata, nawa na may nakilala mo yung ama mo na nagbigay ng hiwaga sa buhay mo. At kung dinaranas mo naman ang pagbabata, naway hanapin mo ang magpapalaya sa'yo. Parehas lang. Nakalaya at alipin pa, patuloy na marapat kumikilala sa Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang pananampalataya ay nagbibigay sigla. Ang pananalig ay nagbibigay saya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang nagbibigay buhay ay Diyos Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Masaya po ba ang buhay? Iba't iba ang kalalagayan ng tao. Kung minsan, may mga dumadaing. May mga nagsasabi, Apo Kunching, bakit po ba ganyan? Mahirap na nga kami, nagkasakit pa ako. Kung bilang tao, hindi ko alam ang sasagot ko. Sapagkat, pag tumitig ako sa paligid, mahirap din kami rito. Pero ba't nagkakasakit? Ano po? Subalit ang wika niya, Anak, kung nagkasakit ka man at mahirap, kung sa akin ka naniniwala at nagtitiwala, maaari kitang palayain sa iyong karamdaman. Buhay ba, Ama? Sapagkat, paano mo masasabing ako'y mahiwaga at ako ang dakilang manggagamot kung sa iyong kaabahan ay wala akong magagawa? Kaya sa pananalig at pananampalataya mo sa akin, may magagawa ako sa iyo. Kaya, huwag mo sabihin mahirap ka, ba't nagkasakit ka ba? Ibig sabihin ng mga mayayaman lang ang dapat magkasakit? May magsasabi naman, bakit po ba sa kabila ng aking mga kayamanang ito'y hindi pa ako maging masaya? Aba, masakit. Masakit yata yung pakinggan, ano? Parang ang hirap gamutin nun. Bilang tao, dahil hindi ako yumaman, mayaman, hindi ko alam din tugunin niya. Subalit ang wika ng Espiritu, ang tao nga naman walang kasiyahan. Pinayaman mo, problema. Paghihirapin mo, problema. Eh, saan kaya lalagay ang taong totoo? Ang pinakamahalaga, anak, hanapin mo ang dahilan bakit ka nalilito't nagugulo sa kabila ng may pera ka, may salapi ka, hindi ka masaya. Gawa mo na yan, hindi na ako. Tama po ba? Sapagkat, siguradong-sigurado kapag ang tao'y hindi masaya at hindi maligaya sa kabila ng karangyaan niya at may tatamasang buhay ay maganda, nagtatamasa sa buhay na maganda, ay may dahilan yun. Tama po ba? Kapag ang Ama ang nasa sa iyo at damang-dama mo siya sa kalalagayan mo maganda na, abay, wala ka na dapat ikalulumpay pa. Dapat araw-araw nakangiti ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat yung mga kulang sa buhay, nararamdaman nila ang Ama'y masaya sila, ikaw pa kayang mayaman. Ang tao nga naman napakaraming problema. Paano kaya maisasaayos itong mundo? Ang tao gumagawa ng problema nila, hindi naman ang Ama. Ang Ama ang tagalutas, ngunit ang tao ang tagagawa ng problema nila. Buhay ba ang Ama? Ang Kristo ang tagatubos ng kasalanan, ngunit ang tao ang tagagawa ng kasalanan. Kay hirap sadya, tunay na kay hirap. Kaya kung hindi ka makakaunawa, mababaliw ka sadya.
Ngunit hindi kayo dapat mabaliw, sapagkat ang kabaliwan ay wala sa Ama. At ang nababaliw ay hindi sa Kanya, sapagkat ang nababaliw ay wala nga sa Kanya at kaya hindi siya nadama. Buhay ba ang Ama? Kaya, maliwanag niyang sinabi, ako ang kapayapaan. Ang suma sa akin ay ligtas sa lupain. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung ang pasubali ng Ama ay pinakikinggan lamang ng tao at sinusunod nila, wala ngang taong magrireklamong hindi masaya, wala ngang taong manghihina ang kalooban niya, wala ngang taong reklamo ng reklamo siya, wala ngang taong hindi makukontento siya, at walang taong mamamatay sa dusa. Buhay ba ang Ama? Kaya, lahat ng kumikilala sa Kanya, makikilala ang katotohanan at sa katotohanan makalalaya ang sinuman. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kumusta ka na? Anong pangalan mo, anak? Ano? Arjen? Arnie? Ardi? Naku, nabingin na siya po, Jing. Sadyang hindi pinarinig para ulit-ulitin sa'yo. Anong pangalan mo? Ayan. Narinig mo na ba ang Diyos? Ha? Narinig mo na? Ah, hindi pa. Kaya pala hindi ko rin naririnig kung anong pangalan mo. Buhay ba nga ba? Ay, napakahirap sadya. Kaya nga, kapag naglingkod ka, napakaraming salita. Kapag hindi ka lingkod, napakarami ring nagsasalita. Saan ka lalagay? Kung ang paglilingkod mo'y tama at totoo ang Amang dakila ang sa iyo pinaglilingkuran, marami mang magsalita ay pagpatuloy mo. Ngunit kung hindi naman totoo ginagawa mo'y manahimik ka nga. Buhay ba ang Ama? Kaya inyong pakinggan sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngunit kaming pinagkaloba ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang. Upang ipakitang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuloy ang nalulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan, ang kamatayan ni Jesucristo. Upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang ang aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat hanggang ngayon, dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sa muling bumuhay na Panginoong Hesukristo, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya. At magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang pili. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Yaon ang mga lingkod, tunay na tapat ang pagpapatupad, ang pagganap at pagtanggap. Subalit yung mga inaalayan baga ay nakikita yaon. Nararamdaman baga
o tinatanggap lahat. Kaya nga't kay hirap ng maglingkod. Ngunit kay palad ng mga lingkod, sapagkat sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala ay nadama nila ang ama at nakilala kung sino siya. Mga mahal, ikaw ba ay sa mga dinaranas mo dahil sa paglilingkod mo ay nakalalaban ka? Ipagpatuloy mo yan, sapagkat wala ka namang laban kung ganang ikaw lamang. Kaya ka nakalalaban dahil sa pagtanggap mo sa pagkamatay ng isang Hesukristo sa buhay mo. At kung tuwiran niyang siya'y nakilala mo, sadyang ginagawa mo ang mga bagay na yaon hindi para sa iyong sarili, kundi upang ipakilala mo ang pagkakatawang tao ng Kristo ay dahil sa kaligtasan ng tao. Kaya naman, ang mga nakikiisa sa iyo ay nagkakaisa kayo sa panuntunan at kalooban niya. Kaya't nakatutupad ang bawat isa ng may gala sa tuwina. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, paano mo nga ang matatanggap kung hindi mo pa man nakikita para abutin at kunin? Paano mo nga mapapaniwalaan kung hindi mo pa nakita nandyan lamang yung ginto na yan? Ay napakahirap na ang paniwalaan kung ituturo mo tapos di mo nakikita. Buhay ba ang Ama? Baka masubsob ka saan to? Nalalambot ka. Ganyan talaga dinadialysis. Lalo na pagkagaling ka palang dinadialysis. Ano? Subalit, tatagan mo ang pananalig mo para magising ang diwa mo. Pilitin mong gisingin ang diwa mo para makarinig ka. At yung maririnig mo na yun ang gigising sa kalooban mo. Kapag tinanggap mo yun, manunod siya buong bahagi ng katawan mo, siyang magbibigay lakas at sigla sa'yo. Kaya napakahalaga ng salitang banal na nagbibigay buhay. Kung ito lamang ay isa sa buhay ng lahat ng tao, ay tuwirang mapapatotohan ang salita ng Ama'y walang pagkabula. Kaya, nahihirapan ka bang huminga dahil sa sipon mo? Labanan mo yan. Sapagkat kapag iminukmuk mo yan, lalo ka lang nagbabara ang sipon. Lumago ka ng tubig. Kung masakit ang ulo mo, itulog mo. Ngunit kung malakas ang loob mo, maglingkod ka, mawawala yan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa matibay na pananampalataya, may hiwagang hindi mo nararaman bakit natatanggap mo. Kaya nga sinabing hindi nyo kayang liripin ang gawa ko. Yun ang patutuo, hindi kayang liripin ang tao ang gawa ng Ama. Maliban ang Espiritu Santo ang magpaunawa. Kaya ibinigay ang Espiritu dahil sa hindi pangunawa ng tao sa hindi malirip ang gawa ng Ama at salita niya. Kaya't nakalilirip ka na ba? Nakakaunawa ka na ba? Magalak ka, mapalad ka. Ang pangunawa mo na yaan ay buhayin mo sa tuwin at huwag mong mithing mamatay pa. Sapagkat kapag ito'y namatay na muli, mahihirapan ka na naman. Naumunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Maraming nagmamadali sa kahilingan. Maraming ura-urada gusto ipagdakay matanggap ng hinihiling nila. Ngunit lahat kaya ng humihiling natatanggap nga agad pagdaka ang kanilang hinihiling, hindi ano. Kaya nga sinabing magbata ka, magpagal ka, maghintay ka, hanggang ikaw ay abutan. At ito'y nagagawa ng mga nakikipagtotoo sa Ama, nakikiisa kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya mula kay Mateo, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya lumuot siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito
ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap ng babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Maraming naglilingkod na ipinapalagay ang sarili sa gusto nilang kamtan. Gusto ko yun, gusto ko yan, ganito makakamit ko, ganito ang kakamtan ko. Sila nagtatalaga sa kanilang makakamtan. Ngunit tunay na lingkod ka ba? At totoo bang nakikilala mo ang pinaglilingkuran mo, maging alipin ka muna niya bago mo makamtan ang nararapat sa iyo? Sapagkat kung hindi ka paaalipin sa mabuti, paano mong natutunan ang kabutihan? Paano mo susundin ang kalooban ng ama kung hindi mo pa siya natututunan at di mo nadarama ang kanyang kalooban? Kaya't ang sino mang nagnanasa na higit na karangyaan, katanyagan at kapangyarihan ay hindi pa ganap. Kaya't ang nais ng ama, magpakaganap ka muna. Sapagkat ang sang Hesukristo'y inalis sa kaharian, tinalikdan ang anuman, at bumaba't nagpakababa upang ipakita sa tao ang kababaan ng ama ay nasa kanya. Sa makatwid, huwag mong ipalagay ang sarili mo at ilagay sa korno ng trono. Sapagkat hindi maari, ang mga nakatala na dapat ay kamting niyaon, sila lamang ang nakatakdang makaparoon. Kaya't walang makapagsasabi kanino man, ako po ang itabi mo sa kanan at ako po ay sa kaliwa. Sapagkat ang bawat paghahari ng ama na tinatanggap ng tao, yaon ay ang kanyang kabanalan at kabutihan kung kinikilala ang kanyang mga banal na aral. Kaya nga, ikaw ba ay nagpapalagay sa iyong sarili na kaya kaganyan ay nagawa mo ng lahat ng mabuti? Bawiin mo, sapagkat hindi ka maaaring magsabing mabuti ako. Ako na ang pinakamabuti, sapagkat ang Ama ang nagbibigay kahatulan kanino man. At walang taong ni sino man ang magsasabing ikaw ang napili ko itabi sa kanan at sa kaliwa. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang mga lingkod na totoo at tapat ay nagsusumakit, nagsusumikap na makatupad at makatalima. Sapagkat sa larangan ng kabanalan ay hindi pinag-uusapan ng anuman, kundi ang pag-uusapan kung paano ka sumusunod sa iyong pinaglilingkuran. Kaya naman, hindi ka man magsabi, hindi ka man maglumuhod na magngak-ngak ng magngak-ngak ng luha mo'y tagaktap, pakikinggan ka niya dahil alam niya na ikaw'y totoo at tapat sa kanya. Buhay ba ang Ama? Nagmimithi ba kayong maging tapat at makatotohanan? Sa pagmimithi niyo, iyan ay hindi magaan, hindi madali, kundi may pinagdaraanan. Ang pinagdaraanan mo naman
ay tanda ng pagtanim at pagtupad mo. Kaya't habang sinusunod mo ang iyong sinusundan, nararamdaman mo naman kung paano kanya kinakaling at pinapatnubayan. Kaya kung susunod kang lubusan, mapapatotohanan mong siya nga ay tapat sa iyo kailanpaman. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramaniyahana. Subalit, maliwanag na pinakita ang mga alagad na nagmagaling. Yun ang mabulusok, mabagsik, dinaig pa yung kanilang guro. Mabuti pa sila, pumadlang at nagsalita ng hindi mabuti. Samantalang itong guro na tinatanong ay sinabi lang, mababatan niyo ba ang aking babatahin? Opo, mababatan niyo nga ang aking babatahin, subalit hindi ako ang magtatalaga kung saan kayo luluklok, sa kanan o sa kaliwa. Sapagkat ang mga paparoon, yaong mga pinaghandaan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, nais mo bang makasama at makapiling sa dakuroon? Gawin mo ang tama't tumpak. Mapapatotohanan mo ang iyong sinamba't tinawagan ay tapat. Pagpalain kayong ganap. Nekkaramaniyahanam. Kaya nga, ginagawa mo na ang lahat. Ngunit mayroon pang sa'yo'y nagagalit, nayayamot at umaayaw. Magagalit ka ba? Dahil totoo ka? Hindi. Mahahabag ka sa kanila. Sapagkat alam mo kung ano ang dapat at marapat. Ngunit di nila naabot dahil hindi nila maunawaan. Kaya't matatawag kang tapat na lingkod. Buhay ba ang Ama? At sa iyong katapatan, doon mapapatotohanan ng Ama mong sa iyo'y tumanggap na tuwirang ikaw nga ay kalugod-lugod niyang anak. Mga mahal, nakaunawa ba kayo? Nakarinig ba kayo? Italaga niyo ang sarili niyong pinakamababang alipin at ang Amang magbibigay gantimpala sa nagpakababa na anak sa lupa. Pagpalain kayo. Nekkaramaniyahanam. Kaya nga't maliwanag na tinuran, hindi ang basihan ay ang kalalagayan, kundi ang katapatan sa buhay. Pagharian kayong lubos. Nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halimbawa, lingkod kang may mga tinatawag na pari, ano po? Subalit, kung hindi mo kasakop na katulad na pari ngang naturingan, ngunit hindi katoliko, hindi siya pari doon, hindi ka tatanggap, hindi ba? Eh, kung dito sa lupa, may patakaran eh. Bago ka makapasok sa bahura nila eh. Ganon din doon. Buhay ba ang Ama? Maliban, magkaisa ang bawat isang ito. Magkasundo sila. Na pumayag, papapasukin ka sa bakuran niya. Paano kung tutulan ka, hindi ka pwede ura-ura na papasok sa kanya. Sapagkat, ang sabi nga, ang lumalagpas sa aking bakuran na hindi akin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung kilala mo ang Ama mo, hindi mo siya lalagpasan ng karunungan. At kung kilala mo siya, hindi mo halalagpasan ang kanyang kakayahan. Sapagkat alam mong walang makakatulad sa kanyang karunungan at kakayahan. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung hindi mo siya nilalagpasan ng karunungan at kakayahan, hindi ka sa kanya ay magmamagaling. Kaya hindi mo siya tuturuan. Kundi kay hihiling sa kanya ng buong kababaan upang ituro niya sa iyo ang lahat ng marapat sa iyong paninikluhod na ganap. Kaya mga mahal, huwag niyong turuan ang Ama. Eh, ba't ba ako may sakit na ayaw mo pa akong pagalingin? Eh, bakit ba ako'y naghihirap ayaw mo pa akong palayain? Eh, bakit ba ako ang dami ko ng problema ayaw mo pa akong bigyan ng kalayaan?
ba anak? Sundin mo muna ako. At kapag nasunod mo ako, pakikita kong kasunod mo ako. Buka iba ang ama. Mga mahal, napakabuti ng ama, napakadakila niya. Kaya naman hindi lahat ng salita niya'y mauunawaan, matatanggap ng lahat ng tao. Maliban, nakakaunawa, nakakadama, at kinikilala ang kanyang espiritu. Sumayin niyo ang kapayapaan. Magkatulad man kayong lingkod kung magkaiba kayo ng panukala, hindi kayo magkakaunawaan. Magkatulad man kayo ng naglilingkod na kapwa mo't sabay kayong naglilingkod, kung hindi kayo parehas ng adika, hindi kayo magkakapanundo. Kaya't kailangan ng lahat ay pag-isahin nyo sa isa at doon mawawawaan nyo ang layon nyo sa bawat isa. Sapagkat ang Diyos amang pinagmulan nyong iisa, siyang magbibigay unawa sa inyo. Bilang totoo tapat kayong mga anak niya. Pagpalain kayo. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Yamang naituran mo, Ama, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang katotohanang pag-uulat mo at paghahayag mo sa kanila, gawin mong marapat, masyahanang tumanggap at magliwanag pang higit ang nakaunawa upang patuloy kanilang hanapin at masumpungan, madamat sa kanila ay ikaw ay manahan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritong di nasisilayan, matantunawa nila ikay buhay na buhay. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. At ang wala pang pandamat pang unawa aking Ama, kahabagan mo sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal mo ba ang sarili mo? Siyempre naman. Mahalin mo ang Amang nagbigay ng buhay. At kung paano mo minahal ang Ama na mahal kanya, ipapadama niyang mahalaga ka sa kanya. Pinahalagahan mo ba ang iyong buhay? Ba, huwag naman sobra. Baka sa sobra mong pagpapahalagay nalimutan mo na siya. Hindi mo makakamta ng totoong nasa niya. Kaya gawin mong pantay. Tanggapin mo, kilalanin mo siya. At para sa sarili mo, madama mo rin siya. Pagpalae kayo. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Tunay na dakila at buhay. Walang kapantay noon ngayon at kailanman. Ang lahat ng marapat ay bati, ang lahat ng dapat ay nibabati. Kaya't ang sinumang sa kanya ay nakabatid ng kaukulan at karunungan niya ay taglay, nawawawa ng kanyang mga banal na aral. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh. Sino ang hihiling sa inyo? Panginoon, itabi mo ako sa kanan mo. O kaya'y sasabihin mo, Panginoon, ako'y sa kaliwa mo. Ba'y kalakas ng loob mo? Ang sabihin mo'y ito, Panginoon, ituro mo pa ang marapat sa akin kung paano kita makikilalang lubos at madarama. Panginoon, ibigay mo sa akin ang karapatang matawag mo akong anak. Turuan mo ako nang sa iyo'y marapat. Yun, malulugod siya sa iyo. Sapagkat, hindi ka malabis sa pagdulog mo. Hindi ka malabis sa hinihiling mo. Gusto mong lagpasan paturuan siya. Samantalang alam niya kung saan ka nararapat, anak niya. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, ang pinakamahalaga. Kilalanin mo siya at turuan mo ang sarili mo. Kapag nadama mo siya at tinuruan kanya, itanggapin mo. Sumunod ka sa kanyang mga aral at makipagtotoo ka, mapapatotohanan niyang buhay na buhay siya. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Parang bagay mo pala. Napakabuti ng Ama. Kanina po, pagkatapos kong naligoy, preskong-presko ang pakiramdam ko. Ngunit, siyempre po,
Eka nga po ay pakikitungo at pagbibigay. Pagkatapos ay hindi pa natutuyong bukoy, ako'y nakiharap na sa mga, siyempre po, respeto. At katulad mo silang may ginagampanan, iba lamang ang kanila. Sila'y nag-aral, doktora, no? Di, ako po ay lumabas. Nahipan po ako ng hangin. Dahil maligamgam po ang aking pinaligo, lalong tumindi ang sipon ko. Nasamantalang tuwan-tuwa ako, maganda ng ilabas, presko na. At hindi na ako inubong masyado. Pagpanik ko po, tumutulo na ang aking luhang di ko na mapigil dahil sa sakit na. Sabi ko, Ama, gusto kong magpahaplo sa kapatid kong si Marisa. Alam niyo po, pamiyamiya, pumapanik siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At di ako kumikibo. At sabi niya, Apo, gusto niyo po ba haplusin ko kayo? Tumango lang po ako. At binaybay niya na yung mga masakit ko. Nahabang binabaybay niya, pinupuri ko ang Ama. Sabi ko, tunay na ang espiritu mo ay naririto sapagkat alam mo ang lahat ng nararamdaman ko. At nang na-relax na po, tsaka ako nagsalitang, alam mo baka ako gusto kitang tawagan. Naramdaman ko po eh, sabi niya. Salamat ka po. Tunay na buhay nga ang ating pinaglilingkuran. Kaya po, nung matapos niya akong baybayin dito nakahiga, bumangon ako, dito pa ako kapatid, pero hindi ko tinuro sa kanya. Ang sabi ko, ikaw na ang magturo sa kanya, Panginoon ko. Eto po, salamat sa Ama, lumabas ang pawis. Buhay ba ang Ama? Kaya, yan yung natural na gamot. Instant na gamutan. Kaya kung kilala niyo ang Diyos, maaring kayo rin ay may maramdamang instant healing. Buhay ba ang Ama? Alam kong may makagawa ang Ama. Alam kong may makagawa ang Ama. Pagkat winika niya manalika na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Bakit po niloob yun na siya ang aking hanapin? Bagamat ako'y hindi nagsalita, upang may patotohanan ng Ama na ang bawat iniisip ng tao at makabubuti sa Kanya na tanging siyang pinaglilingkuran mo, buhay na patotohong kumikilos ang Kanyang Espiritu. Marami naman akong pwedeng tawagin dyan. May matatawag naman ako. Ngunit bakit hindi nga ako tumawag upang muli patotohanan sa inyo? Ang Diyos na tinatawagan at pinaglilingkuran sa dakong ito ay buhay na kumikilos sa mga ginagamit niya. Buhay ba ang Ama?
pawang katotohanan, mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang mga hindi makakaunawa nun, sasabihin, eh bakit teka, siya ba ang gusto niya? Lahat po gusto ko. Lamang upang may magawa ang Ama at muli may mapakitang buhay na buhay siya. Tama baga? Kaya may ginamit ba siya sa inyo? Pasalamatan niya siya. Ginagamit ba ang kapwa niyo? Magalak kayo. Kapag totoo tapat kayo, di man ka pumibigkas. Sa isip niyo lamang, maririnig niya na kayo. Buhay ba ang Ama? Purihin ang Ama. Alam niyo po, tunay na dakila sa lahat. Salamat sa pawis na lumalabas. Totoong totoo po, kami mensahe lang. Narinig ko yung pag-eka ang pawis niyo ay malamig. Eh hindi eka tama. Mensahe pa lang sa akin na naman pinatupad. Naku, sabi ko, Panginoon, nakakatakot namang magmesahe. Anak, ba't mo kinatatakutan ang aking sinasabi? Paano may pakikita ako at may patutuo kung hindi mo lalabanan ito? Paano kang tatakbo kung mahina mga litid mo? Aba, kailangan ikay magpatigas ka ng buto at akong magbibigay nito sa'yo. Kaya, sulo, huwag katakutang iluwal ang mga aral at salita ko. Sinubukan ko man kayo, ako pari, ako ito. Eh, ba't ganyan ka, anak? Naku, Diyos ko, patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako. Bakit nga po ba? Eh, kung minsan kasasabi mo pa lang na, pag may nagalit sa inyo, patawarin nyo. Eh, malaman mo na lang, may galit sa inyo. Badyas ko ka ako. Talaga nga naman pala, no? O, pagka halimbawa, Eka, ay may nagsalitang kung ano-ano sa inyo, ay huwag niyo papatulan. Eh, malalaman mo na lang, may nagsasabi. Ay, sus, Panginoon ko at Diyos ko, ganyan nga ang maglingkod sa mundong ito. Ngunit kung tunay na totoo ka bilang anak ng Ama, aba, asahan mo'y siya. Pagpalain kayo. At isang patutuo po ako. Kagabi po nag-vigil kami sa isang lugar ng taga-sunod. Eh, naipanghako ko na po yun nung isang araw. Hindi pa ako sinisipo noon. Wala pa ako nararamdaman. Eh, naipanghako ko na nga po. Ayoko nang bawiin, ano? Dahil sabi ng mensahe narinig ko, pag may pinangako ka, eh, kahit tuparin mo. Huwag ka eh kang nangangako, hindi mo magagawa. Ay, Diyos ko po ka ako. E di, yan po. Sabi po nila sa akin sa tahanan, aalis ka pa rin ba, Eka, kahit ganyan nararamdaman mo? Oo, dito ako lumalakas eh. Sabi ko, di, sige po, tungo kami doon. Pagdating po doon eh, naku na, iba ang pakiramdam ko. Talaga po ayaw ko ng electric pan eh. Eh kahit saan ako lumipat, nahahagip ako ng electric pan. Eh gusto kong pumasok sa kwarto, ako na may nahihiya. Gusto kong patigil ng electric pan, kawawa naman sila. Ako lang nag-iisay, magsasuffer silang lahat. Tama po ba? Di ako na po ang magdusa. Ano? Ayun, naiba pakiramdam ko nung umuwi. Pero pinanaligan ko po, patulugin mo lang ako, Ama, mawawala ito. At saksi ako sa sinabi ni Jane. Ang bahaginan po nila ay si Hulong tuloy-tuloy. Ngayon, pagdating sa kanya, sabi niya, ako nga po ay nalulungkot kasi po Eka, pangarap ko sa mga lahi ko ay ganun baga, ay mayroon din po akong
makasama balang araw sa dambana. Aba, tinura ng Espiritu, manalig ka anak. Walang imposible ang may katapatan ng pagnanasa at paghahangad. Ay, hindi binibigo. Eh, kaya ako po sinabi, naririto kayo ngayon. Buhay ba ang Ama? Ano po? Kaya, tingnan niyo po, diyan ang patutoong nakikinig ang Diyos. Yan ang patutoong ang Diyos ay nakikinig at nakaririnig sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ano ito? Pagkakataon? Tiyempo? Hindi po. Upang mapatotohanan niya ang kanyang sinabi. Kaya po, kung may nagaganap sa inyo, huwag niyo sabihin, tiyempo lang. Huwag niyo sabihin, natiyempohan. Huwag niyo sabihin, disgrasya lang. Hindi. Sapagkat ang pagkilos ng kahiwagaan ng Diyos ay walang disgrasya at walang tiyempohan. Lahat, araw-araw, maging segundo, makagagawa ng hiwaga, himala ang Ama sa tao. Kung nagtitiwala. Totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat na nagtitiwala at naniniwala, umasa ka, sama, may magagawa siya. Sa lahat ng sandali, may magagawa sa'yo. Walang pasubali, siya'y hinihingi. Bayaran mo, o ako, anak ko. Walang kabayaran ang mga dulot niya. Libre niyang pinamimigay at inyala. Manalig ka lamang, anak niyang minamahal. May magagawa siya sa iyong buhay. Paano masasabi, mahimalat mahiwaga siya, kung walang magaganap sa tao na naging kahiwagaan ang natamong kagalingan ng dahilang Ama'y kinilala niya. Kaya halina, halina kayo, magnilay at magmulay. Yan ang Ama sa pinay buhay siya. Walang masubaling mahal ka. Kaya't kung susundin ang kanyang mga handog na aral sa inyong mga buhay, gagawin kang tapat sa puso mo'y mabubuhay. Gagawin ka niyang mapangunawa. Sa isip mo'y kanyang ikikintal upang daluyan niyang tuwiran ng mainam na mga salita niya. Magbibigay buhay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung bilang tao, matatakot kang lumabas sapagkat baka pagtindig mo'y dinalihit ka ng ubo. O kaya pagtindig mo'y tumulo na ang sipon mo. Ngunit panindigan mo ang Diyos mo ang nagatas sa iyo. Ibibigay niyang marapat para makatupad ka, kanyang anak. Pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Diyos nga po ba'y buhay? Tandaan po ninyo, laging siya'y buhay. Tama po ba? Kaya habang may buhay, manalig ka, may bukas pa. Habang may buhay, manalig kang anak niya, na may magagawa imposible sa lupa. Pagkat siya'y dakila, makapangyarihan,
Di tulad ng nilalang, kaya't ikaw anak niya, magtiwala ang ganahan. Kung minsan dumarating ang kahinaan ng loob, labanan mo bilang anak niya upang sa iyong pagtitiwala hanapin mo ang kanyang magagawa. Ika'y kanyang sisidlan, ika'y kanyang sisidlan ng tuwir ang katatagan. Iyan ang dapat sa inyong lahat, katapatan, pagiging makatotohanan, tapat na pagtitiwala, totoong pagtitiwala, tapat na pananalig, tapat na pagsamba, tapat na pag-angkin, walang pag-aalinlangan. Doon makikita mo, si buhay sa iyo, di mo man nahawakan, sapagkat wala siyang katawan. Ngunit kung ika'y makakadama lamang, manunood sa buo mong kalamnan, mapapatotohanan niya, siya'y sayo'y buhay. Tao, yan ang pawang katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Tayo na po. Ay, teka po ano. Ayoko po kayong magkasipun eh. Lalo na ikaw, hindi ako lalapit sa'yo. Kasi bawal sa'yo. No? Yung mga case na katulad nyo, dapat eh hindi nakapron sa mga may sipon, may ubo, may lagnat. So, I'm sorry my love, hindi kita lalapitan. No? Baka mamaya nag-batsing-batsing-batsing kay si Apo kunching kasi may sipon na hawa ako. Kaya, hindi kita lalapitan. Gayon ka rin, hindi kita lalapitan. Lahat kayo, di ko lang dapita. Buhay ba nga ma? Kaya nga po, dahil naman ang Diyos ay lumalapit sa inyo, at siya naman po ay pwedeng lumukob sa inyong lahat, eh kayo na lang po ang lumuhod sa Kanya at tumanggap sa Kanya, maaari niya kayong lahat ay lukuban. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, kung nakinig kayo, may natutunan kayo. Kung tumanggap kayo, naging masaya puso nyo. Kung naging masaya puso nyo, may tibay na kayo. Kapag nagtibay kayo, magagalak kayo. Buhay nga ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, sumayin nyo ang kapayapaan, pagpalain kayong lubos. Oh, di, maganda po usapan. Wala lalaki. Buhay po ba nga ma? Mababait po kayong lahat, ano? Anak kayo ng Diyos, subalit ikaw may papapatak ako, ha? Mababait ang mga anak ng ama, ha? Papanalangin.